Guys, ito na yung pinakahihintay ko. Hulaan nyo at kung ano itong nasa harapan nyo. Ayan. Ayan siya. Bliktad pala. Ayan. Fragile yung nakalagay. So, hulaan nyo kung ano to. Kasi ito yung pinakahihintay ko na ano. Kasi gusto ko na talagang magpapayat. So, bumili ako neto. So, bubuksan natin to. Ipapakita ko sa inyo. Hi guys! Ako nga pala si RK at welcome back sa channel ko. At kung bago ka lang sa channel ko, click mo na ang subscribe button at isama mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko na upload. So ngayon guys, may bago na naman tayong video at ang video na to guys is may i-unbox tayo na item from Shopee. So kung gusto nyong malaman kung ano yung i-unbox natin ngayon, from Shopee, huwag kang maglipat ng channel. Magstay ka lang sa channel ko. Kagaya niya, nagstay sa akin. Charot lang. So ngayon guys, ang i-unbox natin na item from Shopee is itong tandadang! Weighing scale siya guys. Kaya ako nag-order ng weighing scale kasi nga gusto kong mamonitor yung timbang ko kasi nga magpapapayat na ako. So ngayon, bubuksan natin to at samahan nyo akong buksan to at samahan nyo rin ako sa journey na gagawin ko sa aking buhay. Then ngayon guys, bago natin to buksan, eto pala, wag natin tong itapon kasi hindi pa natin na-check kung okay talaga yung item. Kasi ito yung gagamitin natin kung ibabalik natin yung item doon sa seller. Kaya wag muna natin tong itapon hanggat hindi pa natin na-check na okay talaga yung item na binili natin sa seller na yon, sa Shopee or sa Lazada. Ganun. So ngayon, bubuksan na natin to. Makapal yung bubble wrap niya guys. Ayan, nakita niyo naman. Sobrang kapal din sa kanya. Dito pa yung, dito sa aming box. Kailangan natin na ang gunting. Kasi medyo makapal yung bubble wrap nito. The struggle is real. Sobrang kapal. So, eto na, nabuksan ko na siya sa sobrang tagal kasi nga sobrang kapal ng bubble wrap na nilagay nila para talaga ma-secure na hindi mababasag yung item kasi nga babasagin to, glass siya. Naka-bubble wrap din sa ito. Sobrang secured kasi naka-bubble wrap talaga yung kape dito sa loob. May kasama pa siyang manual. Ayan. Kasama siyang manual. Then, i-check natin ngayon kung meron ba siyang battery. Kasi nga, sabi nung yung nakalagay doon sa Shopee na meron daw ang kasamang battery. So, i-check natin kung meron. Ganito pala siya. Then, tingnan natin. Mabigat siya, mabigat. Ito pala sa likod, dito pala siya i-open. Ayan, may battery din siya, guys. Ayan, parang sarilo. Then, andito din yung on niya. Ayan. Dito din natin siya i-on. Ang
ang tagal na ko. So, ilan ko na siya, guys, para makita ko kung gumagana yung item. Ilang check na rin ako kung meron siyang ibang switch na pwede ko siya i-on. Wala talaga akong na-check. Sobrang disappointed ko kasi okay yung overall na packaging niya. Pero yun lang, hindi gumagana yung item. So anong gagawin ko dito, ba? Diba? Nag-order nga ako nito para ma-monitor yung timbang ko. Pero hindi naman gumagana yung item. So anong gagawin ko dito? Alangan naman na istak ko lang siya, ba? Diba? So babalik ko to sa seller. Then nabili ko lang kasi to ng 235 pesos. So kaya baka ganun siguro kasi sobrang mura. Pero sobrang disappointed ko ngayon, guys, kasi nga hindi ko inexpect na hindi gagana yung item na nakuha ko kasi doon sa ano nila, sa reviews nila, binasa ko, nagbabasa kasi talaga ako ng reviews para hindi ako ma-disappoint pagdating ng item na in-order ko. So halos okay naman lahat, wala namang nagsabi na hindi gumagana yung item na pinadala nila, ganun. So syempre nagtiwala din ako. Pero ngayon, yung item na nakuha ko is defective. Hindi ko lang din alam kung sino yung may kasalanan. Wala naman akong sinisisi kung sino may kasalanan. So, ang gagawin ko na lang ngayon, guys, is isusoli ko na lang to. Iko-contact ko na lang si seller para mapalitan niya. At kung hindi man niya mapalitan, sana lang ma-refund niya yung pera na binayad ko. Sa mga seller, pa-check naman po kung okay yung item na ipapadala natin sa ating client, customer, para naman hindi sila ma-disappoint at hindi din tayo masira sa ating mga customer at para rin u-order sila ulit sa atin. Hindi talaga ako masaya, guys. Sa totoo lang, hindi talaga. Pero kung kayo nagustuhan nyo ang video ko na to, pa-hit na lang yung like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, hit mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko na video. Maraming salamat sa inyo at sana sa next kong video, makita-kita pa rin tayo. At ito lang, guys, ang dapat nating tandaan na kahit hindi man tayo RK sa pera, at least RK tayo sa pagmamahal. Bye-bye!